Oh, sige na nga. Sige, ano kaya? Eto, gusto niyo to? The story about Hansel and Gretel. Parang kayo, magkapatid. Gusto niyo yun? Yes, Mama. Hello! What? Hi! Mag-guess kayo itong kilala niyo. Go, 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 go. Come on. Oh, you smell so good. Hello, Lola. Hello. Oy, bango-bango rin. Nag-wash ba kayo mabuti? Naligo kayo mabuti? Huh? Yes. You scrubbed yes. Well? Yes. Okay. Okay. We're just reading, Lola. Oh, yeah. But, kailangan ko makausap si Mama eh. Don't worry. Hindi ko siya sisigawan. Promise. Mga anak, hali kayo. Basahin niyo to yung story ni Hansel and Gretel, ha? Sabay kayo magbasa. Alam mo, hindi porket pumayag ako na dito ka ulit tumira. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-reyna-reynahan dito. I have rules here in my house. Ma, rules? Hindi naman po nakakahawa ang HIV sa simpleng hawak lang. Tingnan mo ikaw. Nagtatalim-talinuhan ka eh. Eh, wala pa ng isang buwan na alam mo na may sakit kang... Ano ka, doktora? Ma, sinabi po sa klinik na hindi naman po ganun nakakahawa. Saka may gamot naman po sa HIV. Saka ma, hindi ko naman po hahawaan yung mga anak ko. Sa ngayon, pero hindi natin alam kung ano klaseng virus yung pumasok sa katawan mo dahil sa kalandian mo. Basta ayokong lalapitan mo ang mga apo ko. Ma, mga anak ko sila. Hahanap-hanapin nila ako. Pwes, ngayon pa lang, umpisahan mo na hindi ka na nila hahanap-hanapin. Sanayin mo na sila. Ma, hindi ko kaya yung pinapagawa niyo sa akin. Alam mo, kung ako lang ang sunod, hindi ka na pwedeng bumalik sa bahay nito. Pero ginawa ko yon alang-alang kay Marco. Alang-alang sa mga apo ko. And I'm sure dahil sa kapal ng mukha mo, kakayanin mong sumunod sa mga rules ko alang-alang sa kanila. Hindi ka pwedeng humara-hara kahit sa ang lugar dito sa pamamahay ko. Doon ka lang sa kwarto mo. Wala kang pwedeng hawakan, wala kang pwedeng puntahan kahit sa ang sulok dito. Ayokong mahawahan mo kami ng HIV mo. Kaya, anong ginagawa mo dito? Okay ka lang? May choice ba kung hindi maging okay? Pauwi na ako dapat eh. Pero kung okay lang sa'yo, mag-usap tayo. Ano? Para tatlo kayo magalit sa akin? Okay lang. Ako din naman galit ako sa sarili ko eh. Dahil sa testing sakit na to. No. I'm not mad at you. Nag-aalala ako para sa'yo. Sorry ah, paprankahin na kita. Mababa ang tingin ni Mama sa'yo.
dyan sa sakit mo. Kami ni Marco, we don't approve of that. Pero siya, ganun na talaga siya. I mean, even before, she was just wired that way. So, dapat kayanin ko dahil makakasanayan ko rin siya. Kaya alam kong mahirap mag-adjust. Lalo na sa sitwasyon mo. Pero sana maintindihan mo. Maybe it's her age or the way she was brought up. Konting tiis na lang, ha? Hindi ka nag-iisa. Sige ka, kaya dito. Para kay Marco. Ata, ang sabi mo sa akin kagabi, kailangan mo mag-distress. Mukha kanina pa wala sa mood. Mainit ang ulo. Baka mamaya pati ako. Talakan mo, ah. Masama ang gising ko. And I'm afraid na ganito na lagi ang mood ko dahil sa Thea na yan. Well, apparently, mukhang kulang ang charm ng mga apo mo to cool you down. Tell me, what did she do this time? May HIV ang problema. Seryoso? Kaya pala sinugod ako na ni Marco sa condo, tapos pagbibintangan niya ako. Asawa naman pala niya yung carrier. So, saan doon ako ni Thea? Sakit? Saan ba? At isa pa na lalaki niya, maharot siya. Poor Marco. Sampal sa kanya yung nangyari. So, hiwalay na po sila. No. Ako ang parang sinampal. Dahil ako lang inaway niya nung pinalalayas ko yung asawa niya. He chose his wife over his own mother. Kaya kailangan kong tulong mo. I want my son back. Say no more, tita. Miss, parang mas gusto ko itong bloody red ang mga polish ko. Mas bagay ito sa gagawin namin anytime soon. Good. Magtutulungan tayo. Dahil ayoko magtagal ang babae niya sa pamamahala. Marie! Ano yun? Hindi nagpaalam si Marco kay Thea? Hindi nga ako, Ma'am, eh. Baka may LQ sila ni Ma'am Thea. Found a red dress to match your red polish. Hey, Mrs. Sabina said, mukhang nakakaroon ng problema yung mag-asawa dito. Ngayon, umalis si Marco at pakikipagkita daw sa mga kaibigan niya. You know naman his circle of friends, hindi ba? Andito ka lang pala. Hindi naman po siguro bawal mag-plansya ng ganit namin magkasama.
May sinabi ba akong gano'n? Nagpatira ako ng pagkain sa baba. Para sa iyo yan. Salamat. Pero sa pantry kakakain, hindi sa dining area. At nagpahanda na rin ako ng mga plastic utensils para gamitin. Hindi hospital ang bahay ko. Pero dahil malakas ang kapit mo sa anak ko, sanayin mo na ang sarili mo na tinatrato kang pasyente na may nakakagiging sa akin. So, sino ang lalaki mo? Hindi ko po pinagtak sila ng anak niyo. Mamatay man. Oo, alam ko naman yun. Mamamatay ka dahil sa sakit mo. Very soon. Pero hindi ibig sabihin na naniniwala ako sa'yo na malinis ka, na kimi ka, na faithful ka. So, sino ang lalaki? Sumagot ka, kundi susunodin ko itong pagmumukha mo. Sino? Sino?